Itong next na panonorin natin mga kapatid ay mga kumakalat na usap-usapan ngayon, lalong-lalo na sa TikTok, no, napanood ko 'te. Yung controversial na ahas daw, di umano, taong ahas sa Robinson. Matagal na 'to, eh. Bata pa ako yung narinig ko yung ano nito kay Alex Dixon ata 'yun, no. Well, itong panonorin natin mga kapatid ay mula naman sa channel ni KIENN Thoughts. Yan, may bago na siyang version nito pero ito panoorin natin ay luma, no. March 19, 2022 pero panoorin niyo rin yung bagong upload ngayon ni KIENN Thoughts mga kapatid about dito naman sa bagong biktima daw, no, ng ahas sa Robinsons. Pero itong panoorin natin ngayon ay March 19, 2022 pa. Taong ahas sa Robinsons Galleria, natagpuan na nga ba? Yan ang panonoorin natin, kaya huwag kang makakalimot na mag-subscribe kay KIENN Thoughts at syempre dito rin sa ating channel. Ang videong to ay hatid sa atin ng The Stuffs. Yan mga kapatid, suportahan po natin ang kanilang YouTube channel. Maraming maraming salamat sa The Stuffs sa pagsuporta din mga kapatid dito sa channel natin. Alright, so huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Isang kakaibang nilalang na mayroong kalahating katawan ng tao at kalahating katawan ng ahas ang di umano'y nakuhanan ng video. Ilang taon na ding kumakalat ang video footage at mga larawan na ito ng isang pambihirang nilalang kung saan makikita na meron itong kalahating katawan ng ahas at kalahating katawan naman na parang sa tao. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng video footage na ito? Pag-usapan natin sa video na ito ang mga impormasyon tungkol sa nasabing footage at mga larawan ng kakaibang nilalang na ito at tuklasin natin kung may katotohanan nga ba ang nasabing viral video. Bata pa ako nung nabalita to mga tol. Yung sa dressing room daw ng mga babae, biglang bubukas yung sahig, no? Tapos may slide papunta dun sa kulungan, no? Ni Robin. Robin ang tinawag nila na sa taong ahas na yun kasi Robinson. Robin daw, no, ang pangalan nun. Bago natin simulan ang kwentuhan kay B. Robinson, no? Robinson. Kaya Robinson, Robinson. Conspiracy lang naman yan mga kapatid. Yan, kung bago ka lang sa channel na ito at hilig mo ang mga kakaibang video na katulad nito, manong mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga latest upload. KIENN Thoughts. Sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, may kanya-kanya tayong mga paniniwala. May mga urban legends at mga mitolohiya tungkol sa mga legendary creatures. Hindi na nga bago sa atin ang mga kwento tungkol sa mga half-human, half snake creature tulad ng kwento na naitampok na natin noon sa channel na ito. Tulad ng kwento ni Robinson na di umano'y taong ahas sa basement ng Robinson's Galleria. Ang batang babaeng ahas na si Miley Fai ng Bangkok, Thailand. Ang batang si Jagannath na may kakaibang kondisyon kung saan mukha naman siyang human snake at marami pang iba. Parang napapanood ko sa ano, sa kalaban ni Batman si Croc, no? Pag-usapan natin ang alleged human snake sa video na ito. Maaaring ito ay napanood mo na noon, subalit iba-iba ang mga bersyon na kumakalat sa internet noon pa man. Makikita sa video na ito ang isang pambihirang nilalang na natuyo na at malao nang namatay. Mayroon itong nakapulupot na buntot na tila ba'y sa ahas at ang katawan at mga kamay naman ay parang sa tao. Makikita din ang mahabang buhok at ang mukha nito ay parang isang matandang lalaki na mayroon pang mahabang bigote. Pero maliit eh. Sa mga kuha ng larawan ay kapansin-pansin na nakalagay ito sa isang transparent na kahon habang pinagmamasdan ng ilang mga kabataang estudyante. Ayon sa kwento, ang nilalang na ito ay nahuli di umano sa Pahang, Malaysia. Nakita ng grupo ng mga indigenous people ng Malaysia ang dalawang nilalang na ito, isang lalaki at isang babae, sa liblib na gubat habang sila ay nangangaso para sa kanilang tribo. Noong una ay natakot sila, subalit naisip nila na maaari itong magdala ng masaganang ani at magandang huli para sa kanila.
at sa kanilang grupo kung sakaling ito ay makukuha nila at maaalagaan nila. Sa paghabol nila sa mga human snake creature na ito ay nakatakas ang lalaki pero nahuli nila ang babaeng ahas. Labis naman silang namangha nang makita na nila ito nang malapitan dahil sa sobrang ganda ng itsura nito. Grabe no, parang sirena no. Kung ikaw magiging ganitong creature, anong gusto mo no? Maging kalahating tao, kalahating ahas, o kalahating tao, kalahating isda, parang sirena. O yan, taong ahas o sirena, anong gusto mo dyan sa dalawa? Sinabi ng mga witnesses na unang nakasaksi sa pambihirang nilalang na ito na para bang nagmamakaawa pa ang taong ahas para lamang pakawalan siya dahil may kakaibang lengguwahe itong binabanggit. Ang pagkakain kundi naman ng iba ay tinatawag ng babae ang lalaking ahas upang siya ay iligtas. Hindi naman nabuhay ng matagal ang taong ahas na ito dahil hindi ito sanay makisalamuha sa mga tao. Nang mamatay ang kakaibang nilalang na ito, i-display ito sa isang sagradong lugar para sa mga tribo hanggang sa madiskubre ito ng isang archaeologist. Kinuha niya ang labi ng taong ahas at binala ito sa isang syudad sa Pahang, Malaysia. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kakaibang nilalang na ito. Maraming tao ang talaga namang nagbayad pa para lang masaksihan ang nilalang na ito na binansagan nilang Snake Monster. Isa pang versyon ang kumalat naman sa Pilipinas kung saan ang parehong video footage at larawan ang ginamit ng mga vlogger sa kanilang website. Sinasabi nila na patay na ang Snake Man na si Robinson ng Robinson's Galleria at ang video na ito ang kiniklaim nila na katawan ng nasabing nila lang. Hindi, maliit yan eh. Dahil nga sa sikat ang kwento ni Robinson noon pa man, nag-trending ang video na ito around 2012. Marami ang natakot sa isiping totoo ang half-human, half-snake creature sa sikat na shopping mall, samantalang madami naman ang napataas ang kilay at natawa na lamang sa video footage ng nasabing katawan ni Robinson. Kasi ang kwento-kwento nun, kumakain ng tao mga kapatid, lalo ng mga magagandang babae, pero kung ganong kaliit na ahas, no, eh, hindi siya pwedeng kumain at isang sipa lang sa kanya, syempre, no? Kung ito ay ilan lamang sa mga versyon na kumalat sa internet. Mayroon pa nga mga story versions sa iba't ibang parte ng ating mundo na parehong video at mga larawan ang ginamit. Kaya naman pinilit nating saliksikin kung saan nga ba talaga nag-originate ang video footage at mga larawan na ito. Sinubukan natin hanapin ang iba pang mga impormasyon tungkol sa nasabing video at alamin kung ano nga ba ang buong katotohanan. Galing ni Kian, ang folks. Tanong, may katotohanan nga ba ang claim ng mga nag-upload ng video na ito sa internet? Ito na nga ba ang proof na nag-i-exist talaga ang mga half-human, half-snake creature na matagal na nating naririnig? Ang nakikita nyo ay isang sculpture lamang ng mythical creature na Jane Lot na nakadisplay sa isang exhibit na naganap sa Java, Indonesia back in 2008. Ang strange creature na tinatawag na Jane Lot ay isang deformed humanoid creature sa Indonesian mythology, partikular sa Java at Sumatra, Indonesia. Yan, no? Isipin nyo kung totoong nilalang yan, mga kapatid. Well, sabi naman, ito ay sculpture lang, no? Sculptured lang. Napakaliit niya, no? Kasing laki lang ng paalad mo. Hindi makakain basta-basta ng tao yan. Ito ay pinaniniwala ang isang maliit na humanoid doll na sumisipsip din ng dugo, katulad ng mga vampira. Actually, pwede mo nga din itong ikumpara sa tiyanak dito sa Philippine mythology. Mayroon itong matatalas na mga kuko, mahabang buhok, matatalim na mga ngipin at mayroong pagkakahawig sa tao ang itsura. Well, sa bagay, ang ahas nga, maliit lang din pero delikado, di ba? Lalo na pag nanuklaw yun, eh, talagang dedo ka. Ito, makakita ka ng ganito. Kahit sabihin mong maliit, talagang tatakbo ka eh. Di ba? Tapos may kakapit sa yung ganun, nakaganun, no? Kakapit, no? Maraming sightings ng nilalang na ito ang naitala sa iba't ibang parte ng Indonesia. Hanggang sa maging interesado na nga ang Malaysian Journal of Medicinal Sciences. Noong 2009,
ay pinag-aralan na mga ito ang labi ng isang nilalang na pinaniniwala ang isang Jeng Lot. Doon ay nadiskubre nila na ang mga buhok ng nilalang na ito ay inimplant lamang sa hindi malamang kadahilanan. Nang unang may upload sa internet ang video ng pambihirang nilalang na may buntot ng ahas at katawan at ulo ng tao, marami ang kumopya dito at nilagyan ng kung ano-anong kwento. Maaaring isa sa mga bersyon na ito ang narinig o napanood mo na kamakailan lamang. Nagustuhan mo ba ang ating kwento, kaibigan? Please hit the like button bilang suporta. At bago natin tapusin ang video na ito. Alright mga kapatid, no, suporta tayo kay KIENN Thoughts. Napakagandang pagsasaliksik, no. At least meron tayong background knowledge about doon sa mga lumalabas na video picture na yon. Well, marami talagang mga gumagawa ng mga ganyang mga bagay. Pero isa nga sa mga paborito kong channel yung ano eh, si Bills. Yan, yung is it fake? Yung mga ganun, is it true or is it fake? Diba? Tag dito. Tinutuklas nila kung totoo ba yung picture o video na nakita o fake. Gusto ko yung ano yun. Gusto ko yung channel na yun kay Bills. So, ganun din to, no? Pagkakagawa ni KIENN Thoughts dito, at least, di ba, binigyan niya tayo ng background at katotohanan na ito ay hindi talaga totoong nilalang, kundi isa lamang, tag dito, likha lang din ng malikot na kaisipan ng tao. Tapos, nagkaroon na rin ng kwento, syempre, pagkakakitaan eh, di ba sabi, dinadayo daw, nagbabayad pa para makita lang yung creature na yun na nakalagay sa isang cleared na salamin na box, di ba? Pero hindi ito sa Robinson's, mga kapatid. Yung ahas, alam ko, kung naalala ko, parang inamin na rin ata nung artista si Alec Dixon na parang hindi naman daw totoo, no? Well, anyway, may mga bagong balita ngayon. Anong masasabi ninyo tungkol dun? Comment ninyo sa baba at babasahin natin yan sa susunod nating video. So bago tayo magtapos, syempre mga kapatid, ay magsha-shoutout muna tayo. At babasahin natin ang inyong mga naging komento dito sa last video na na-upload natin. Shoutout kay John Francis Baldo. Sana mapa-umpisahan na dahil malaking tulong ito kapag nagawa. Yung tungkol to dun sa Fuel of the Future. Shoutout din kay Bench Maglaya. And isa lang ibig sabihin yan, kay Marcos talaga ibinigay para sa Pilipinas, para sa taong bayan. Alright. Shoutout kay Adora Mercado. God bless the Philippines. Kay Igmidio Dacanay Jr. Yan, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Maria Teresa Serrano Imperial. At kay Andres Balete. Shoutout din kay Imelda Josue. Kay Maria Shirley Romulo at kay Arsenia Pilyado. Alright, maraming salamat sa inyo lahat mga kapatid. Sana ay nag-enjoy kayo dito sa video na pinanood natin. No? Bago ang lahat, huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe. Pakiclick na rin ang notification bell para ma-update po kayo whenever na maglalabas tayo ng ganitong klaseng reaction video. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!